So, i-introduce ko ngayon yung bagong coffee machine ni Koryaiko. So, ito yung upgraded version ng 3129A. So, ang naging bagong features niya is direct na siya sa waterline. So, same tayo ng mismong unit. So, ng housing, meron tayong stainless steel housing. Then, removable yung water tank. So, pwede naka-water tank tayo na 2 liters. Then, pwede mo na siyang i-direct sa waterline. So, yun yung bagong features niya. So, pwede mong i-direct sa waterline or pwede mong i-water tank. So, almost same tayo ng dating model niya, yung 3129. So, pinagkaiba lang niya is yung pwede mo na siyang i-direct sa waterline. So, hindi na totally hassle na para mag-refill ka na mag-refill sa water tank. So, same tayo, same ng button. So, meron tayong single and double, manual, hot water dispenser, steam, then the scaling button. So, meron din tayong gauge sa right side niya na naka 15 bar. So, hot water pipe is yung nasa left side. Then, meron tayong steam wand sa right side niya. So, same lang tayo. So, meron tayong dalawang boiler. So, isa for brewing head na gumagamit lang ng thermoblack. Then, meron tayong 1 liter for the steam. So, introduce ko lang yung mga included na accessories sa kanya. So, almost same pa rin. Meron tayong hose for drainage. Or pagka ayaw nyo i-remove yung pinaka drip tray natin. So, pag i-connect nyo yung hose, make sure na nakatanggal yung white rubber dun sa drip tray niya. So, meron tayong descaling powder. Every time na mag-descale tayo ng machine, then meron siyang another hose for water inlet. So, kung gusto mo siyang i-direct sa water line, gagamit ka ng hose niya. Then, meron tayong scoop for coffee and yung tamper. Then, meron tayong panglinis ng group head or yung brush. Then, yung pang-scoop ng citric acid. Meron tayong extra na single basket. Then, yung silicone pad. Pagka magbabackflush tayo. Then, of course, yung porta-filter niya. So, sa porta-filter, ang nakalagay sa kanya is double basket na naka-double spout ka. Then, merong manual. So, ito yung commercial na bagong labas ni Koryaiko na nasa entry level na nakadirect ka na sa waterline. So, may choice ka or may choices ka kung gusto mong mag-water tank. Lagay ka lang dito ng water or kung pwede mo siyang i-direct sa waterline. So, kung i-direct mo sa waterline, meron yan option dito sa left side ng machine pagka nakaharap ka. So, direct ka sa waterline. So, imumove mo lang to. May knob dyan. Then, kung magwa-water tank ka, imumove mo lang din yan. So, make sure na na-move mo siya. Depende dun sa option mo. Kung anong gagamitin mo sa mismong machine natin. So, ayun lang. Then, gagawa ko ng video, tingnan natin yung quality ng extraction, then yung power ng steam niya. So, thank you!